Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maabutan ni Annalyn itong si Moira, ngunit nagpapanggap naman din itong si Moira na hindi umano nito kilala itong si Annalyn. At pagkatapos nitong pagsabihan ni Moira itong si Annalyn ay agad na itong umalis, kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Annalyn itong si Dr. Lindon, at dito dali-dali naman din itong nilapitan ni Dr. Lindon itong si Annalyn dahil labis-labis din itong nag-alala baka na paano umano itong si Annalyn. At nang malapitan na, at nang makita na nito ni Dr. Lindon ay agad nitong tinakbo ni Dr. Lindon, at nang makaharap na nito ni Dr. Lindon itong si Annalyn ay agad niya itong hinawakan, at agad nitong sinabihan ni Dr. Lindon itong si Annalyn na Chad na nag-alala umano itong si Dr. Lindon dahil ang buong akala umano nito ni Dr. Lindon ay mayroon umanong masamang nangyayari kay Annalyn. Mahinahon naman din itong nagsasalita itong si Annalyn, at agad nitong sinabihan ni Annalyn itong si Dr. Lindon kung nakikita ba umano nito ni Dr. Lindon ang kanyang nakikita, kung kaya't ikinagulat naman din ito ni Dr. Lindon ang ituro ni Annalyn ng isang babae, at agad naman din itong nakapagsalita itong si Dr. Lindon na kahawig umano ito ni Moira, pati umano ang kadnito at ang katawan ay hindi umano pwedeng magkakamali itong si Dr. Lindon dahil si Moira nga umano ito kahit nakatalikod. At dito agad naman din itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos itong si Dr. Lindon na anaabutan umano nito ni Annalyn itong si Moira, at kamukhang kamukha nga umano nito ni Moira ang kanyang nilapitan, at hindi umano pwedeng magkakamali itong si Annalyn dahil si Moira nga umano ang kanyang nakikita sa kadahilanan na agad naman din itong nakapagdesisyon itong si Dr. Lindon na lalapitan umano nito ni Dr. Lindon ang babae, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Annalyn itong si Dr. Lindon na lapitan niya umano upang makita rin niya ang nakikita ni Annalyn, kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Dr. Lindon ang babae, ngunit napansin naman din ito ni Moira itong si Dr. Lindon, kung kaya't agad naman din itong nagtago itong si Moira at hindi na nito naabutan pa ni Dr. Lindon si Moira, kung kaya't hindi nito nakikita ni Dr. Lindon ang mukha, kung kamukha nga ba umano ni Moira ang kanyang nakikita dahil hindi umano siya pwedeng magkakamali sa hugis umano ng katawan nito, at ang haba umano nito, kasing haba din umano ito ni Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.